Welcome back sa ating mga balitang basketball. Ang 76ers ay tumanggi sa trade proposal ng Detroit Pistons, kung saan matatanggap dito ng 76ers si Jeremy Grant, Sadiq Bey, Kelly Olynyk at isang future first round pick. At bilang kapalit ay matatanggap ng Pistons si Ben Simmons. Pero still mga sir, tumanggi pa rin dito ang 76ers. At samantala sa ibang balita, ayon pa kay Frank Vogel, kung sakaling mamimintin lang daw ng Lakers ang kanilang ginawa kahapon, alam nila mismo na kahit sino paman ay kanilang matatalo. Pero ayon sa isang report ni Bell Oram at ni Sam Amick ng The Athletic, sa kanilang talo pala kontra Denver Nuggets kung saan sila tinambakan, delikado na pala ang trabaho noon ni Frank Vogel as a head coach. Yes mga sir, at ayon pa sa report, kung sakaling iyon ay mauulit pa raw sa Utah Jazz, marami ang naniniwala na yun na ang kanyang huling laro. Pero so far nanalo nga ang Lakers doon. Sabihin nating ligtas muna si Frank Vogel, pero totally hindi pa tapos ang Lakers. Dahil sa ngayon nga ay oobserbahan ito sa Frank Vogel game to game. Ibig sabihin mga sir, kung matalo pa nga dito ng sunod-sunod ang Lakers, siguradong masisibak na si Frank Vogel. At samantala, nagkomento naman si JJ Redick sa Lakers. At ayon sa kanya, ang Lakers ay isang bad team. Ang kanilang mga manalaro ay dumaan na sa mga kani-kanilang mga prime. At iyon mismo ang realidad. Kumbaga sa madaling salita, ang punto dito ni JJ Redick, malakas lang ang Lakers sa papel pero ang realidad, sila'y mahina na at matanda. At sa ating huling balita, Steph Curry bumuwelta sa kanyang mga haters at sa mga bumabati ko sa kanya tungkol kung paano niya sinira ang laro ng basketball. Kung saan sa ngayon nga, kung ating mapapansin ay marami na talagang tumitira sa labas, maging yung mga sentro mga sir ay tumitira na nga rin. Para mismo kay Steph Curry, hindi biro ang kanyang pinagdaanan, ang mga taon na kanyang iginugol upang ito ay kanyang marating. Ang mga tao ngayon ay magsasalita ng hindi maganda sa iyo, kamumuhian kanila, at meron ding magmamahal sa iyo, babatikusin ka, sabihin nating lahat-lahat na. And actually, kahit na anong gawin mo sa buhay mo, mayroon at mayroong masasabi ang tao sa iyo. At para sa akin ang mga sir, huwag tayo magpapa-apekto. Kahit na anong gawin natin, maging perfecto man tayo, mayroon at mayroon pa rin silang masasabi. At kaya sa mundong ito, kung saan ka masaya, gawin mo. Dahil yan ay para sa sarili mo at hindi para sa kanila. Para sa mga false break balita mga sir, tumutok lang palagi. Huwag kalimutan i-like ang ating video bilang suporta at mag-subscribe sa mga bago lang. And as always, thank you for watching. Peace out.